Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong bihaya ng kaligtasan. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay naawa sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkawasa. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang purihin ang iyong pangalan at makinig ng iyong salita. Whenever we gather together, let us understand the will of God and also let us get the spiritual strength through the word of God. Nawa po sa tuwing kami nagkakatipon-tipon, nawa po ay maunawaan po namin ang kalooban ng Diyos at nawa po maunawaan po namin ang kalooban ng Diyos. It's almost the end of the year. So, let us check how did we spend this year. Patapos na po yung taon na ito, kaya nawa siya sa atin po namin kung paano namin ginugol ang taon na ito. Especially from tomorrow, we are going to start our Grand Bible Seminar. Lalo na po sa susunod na linggo ay magkakaroon po kami ng amin pong Grand Bible Seminar. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Gawin namin yung lahat ng aming makakaya upang aming maimbitahan yung aming kapamilya, kapitbahay, at kaibigan. So that they will have a chance to listen to the God's Word. Nang sa gayon po ay magkaroon sila ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. Above all things, let us have one mind and cooperate one another in order to achieve the will of God through our church. Higit po sa lahat, nawa kami po ay magkaroon ng iisang isip at lahat kami ay magtulungan nang sa gayon ay makamit po namin yung pagkakaisa sa pamamagitan po ng aming iglesia. Today also, we are gathered here in order to listen to your word. So let us get the spiritual strength through the word of God. At kami pong lahat ay nagtitipon-tipon dito, kaya habang kami ay nakikinig ng salita ng Diyos, ay magkaroon po kami ng espiritual na kalakasan. And also we know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. At alam po namin na mayroon pong ibang brothers at sisters na hindi po nakadalo sa Lord's Day sermon na ito ngayon. Whatever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man sila, anuman ang kanilang ginagawa, nawa maipagpatuloy po nila yung kanila pong sinserong buhay Kristiyano. And if there are any brothers and sisters who are having some sickness or difficulties, please give them more strength so that they can overcome all the difficulties. At kung mayroon man po sa mga brothers and sisters na mayroon pong kahirapan at mayroon pong sakit, pakiisa, bigyan mo po sila ng kalakasan upang malagpasan po yung mga sakit at pagsubok na ito. From the beginning of this Lord's Day sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Lord's Day sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Luke chapter 19. Buksan po natin ang Biblia sa Lucas chapter 19. From verse 12 to 23. Lucas chapter 19, simula po sa verse 12 hanggang 23. Luke chapter 19, from verse 12 to 23. Okay, babasahin ko po. Sinabi nga niya, isang maharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng sampung mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating, subalit kinapotan siya ng kanyang mga mamamayan at nagsugo sila sa kanya ng kinatawa na nagsasabi, ayaw namin na ang mga taong ito'y maghari sa amin nang siya'y bumalik. Pagkatapos matanggap ang kaharian, sinabi niyang tawagin ang mga aliping binigyan niya ng salapi upang malaman niya kung ano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. Dumating ang una at nagsabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa. At sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka sa 10 lungsod. Dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. Sinabi niya sa kanya, ikaw ay mamamahala sa 5 lungsod. Dumating ang isa pa na nagsasabi,
Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Ako'y natakot sa iyo sapagkat ikaw ay taong mahigpit. Kinukuha mo ang hindi mo itinabi at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, hinahatulan kita mula sa iyong sariling mula sa sarili mong bibig. Ikaw na masamang alipin. Alam mo na ako'y taong mahigpit na kumukuha ng hindi ko itinabi at gumagapas ng hindi ko inihasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang aking salapi sa bangko at ng aking at sa aking pagbalik ay makuha ko iyon pati ang tinubo. Okay. It's almost the end of the year, this year, 2022. Patapos na po yung taon na ito, yung taon po ng 2022. Around 1 month is left. Halos isang buwan na lamang po yung nalalabi. So we need to check how did you spend this year, 2022, before the Lord. Kaya sa harap po ng Panginoon, kailangan ay siyasatin po natin kung paano natin ginugol ang taon na ito. There might be some brothers and sisters who bear a lot of the fruits in their Christian life, but some others, they are not. Marahil meron pong mga brothers and sisters na sila ay nagbunga ng marami sa kanilang buhay, ngunit yung iba naman sila ay hindi. Anyway, from tomorrow, we are going to start our last Friend Bible Seminar this year. Gayun man po, yung pinakahuling Bible Seminar po natin para sa taon na ito ay magsisimula po sa susunod na linggo. So all the brothers and sisters, of course, we should attend this Bible Seminar together, and also we should do our best to evangelize our family members, friends, and neighbors. Siyempre, yung lahat po ng mga brothers at sisters ay kailangan na dumalo sa Bible Seminar po na ito at kailangan gawin natin yung ating makakaya na ating maimbitahan, yung ating kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan. So I really pray all of our brothers and sisters' Christian life will be fruitful before the end of this year. Kaya ako po'y nananalangin na yung lahat ng brothers and sisters ay magiging mabunga sa kanilang buhay Kristiyano bago matapos ang taon na ito. Yesterday, we had a pre-meeting for the New Year retreat. Kahapon po, nagkaroon po tayo ng pre-meeting para po sa darating na New Year's retreat. So, some pastors and evangelists and all the leaders, they gathered together and also they had a fellowship. Kaya po yung ibang mga pastor at mga ebanghelista at yung mga leaders, sila po ay nagtipon-tipon upang sila ay magkaroon ng fellowship. Yeah, we will check how did you spend this year, and also we need to prepare coming the new year, 2023. Kaya kailangan po natin i-check yung papatapos na taon na ito at kailangan paghandaan natin ang susunod na taon, ang taon na ng 2023. So this new year retreat also very important in our Christian life. Kaya po, yung New Year's retreat po na ito ay mahalaga din para sa ating buhay Kristiyano. So, from now, we should pray for the coming, this New Year retreat, and also we need to prepare what is necessary. Kaya kailangan ipaghandaan po natin yung parating na New Year's retreat, at kailangan paghandaan natin yung paparating na susunod na taon. Today, we are going to think about this Luke chapter 19 through the Mina parable, we are going to think about some important lessons. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin yung talinhaga ng 10 mina at kukuha po tayo ng ilang aral. Today, the title of the today's sermon is Desire Eternal Glory and Reward as a Good Servant. Kaya yung title po ng ating sermon sa araw po na ito ay nasain ang walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala. According to this Luke chapter 19, let me read it, verse 12 and 13. Therefore he said, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. So he called 10 of his servants, delivered them 10 minas, and said to them, do business till I come. Kaya sabi po dito sa verse 12, sinabi nga niya, isang maharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina at sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Yeah, according to this passage, a certain nobleman, he went to the far country in order to receive the kingdom. Kaya sabi po sa talatang ito, may isang maharlikang tao na pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng kaharian. Before he leave, he called his 10 servants and then delivered the 10 minas. Each servant received the 1 mina. Kaya tinawag niya yung 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina, isang mina kada isa. And this certain old man, he said to his servant, do business till I come. At sinabi ng maharlikang tao sa kanyang mga alipin, ipangalakal ninyo ang mga ito hanggang sa ako'y dumating. Yeah. And
When the certain nobleman came back to his place, he counted the miners of his servant. At nung dumating yung maharlikang tao, binilang niya kung ilan yung tinubo sa pangangalakal ng kanyang mga lingkod. So according to verse 16, first servant came and saying, "Master, your miner has earned 10 miners." Kaya dumating yung isa sa sampung mga alipin, ang sabi po niya, "Panginoon, ang iyong isang mina ay tumubo ng sampu." And verse 17, "And he said to him, 'Well done, good servant, because you are faithful in a very little, have authority over 10 cities.'" At sinabi niya sa kanya, "Magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka sa sampung lungsod." And also, second, the servant, he came, "Master, your miner has earned 5 miners." At dumating yung pangalawang alipin, sabi po niya, "Panginoon, ang iyong isang mina ay tumubo ng 5." Yeah. So, this servant also received authority over the 5 cities. Kaya naman yung alipin po na ito, tumanggap siya ng pamamahala sa 5 lungsod. But if you look at verse 20, then another came saying, "Master, here is your miner, which I have kept, the put away in a handkerchief." At sabi po sa verse 20, dumating yung isa pang alipin, sabi po na, "Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo." Yeah, let's think about this. Although they received same miners, each servant received each miner, but the result were different. Kaya tignan po natin yung mga bagay na ito. Kahit na yung bawat alipin, tumanggap sila ng pare-parehas na mina, ngunit yung kanilang resulta ay magkakaiba. Through this passage, also we need to think about our Christian life. Gamit po yung mga talatang ito, kailangan pag-isipan din natin ang ating buhay Kristiyano. Every brothers and sisters, we already received the same salvation by the grace of God. Bawat brothers at sisters, tumanggap tayo ng iisang biyaya ng kaligtasan na sa pamamagitan ng iisang biyaya. But some brother, after he get the salvation, he is really faithful in his Christian life, and he is serving the Lord with all his heart. Pero yung ibang mga brothers and sisters, sila ay mayroong tapat na puso, sila ay naglilingkod sa Diyos na mayroong malinis na puso. Yeah, some sister also, she is doing her best to serve the Lord and to preach the gospel. At yung ibang mga sisters, binaginagawa nila yung kanilang makakaya para sila ay makapaglingkod sa Panginoon at ipangaral ang Ebanghelyo. That's why some brothers and sisters, they can bear the fruits through their Christian life 30-fold, 60-fold, or 100-fold. Kaya naman po, yung ibang brothers and sisters, sila ay nagiging mabunga sa kanilang buhay Kristiyano, namumunga sila ng 30, 60, at 100. But some brothers and sisters, although they get the same salvation, they are not faithful in their Christian life. Sometimes they don't attend the church. Pero yung ibang brothers and sisters, kahit na tumanggap sila ng kaparehas na kaligtasan, biyaya, ngunit sila ay hindi tapat sa kanilang buhay Kristiyano at minsan hindi sila dumadala ng church. Although they were saved by the same grace of God, but their Christian life is different from other faithful and sincere brothers. Kahit po na sila ay naligtas sa pamamagitan ng parehong biyaya, ngunit yung kanilang pananampalataya ay iba doon sa ibang mga brothers and sisters na tapat. Yeah, think about, according to this Luke chapter 19, when the master came back to the place, he counted the miners of his servant. 10 miner, the one miner has earned 10 miners. And also another servant with the one miner, he has earned the 5 miners. Kaya tignan po natin yung talata na ito sa Lucas chapter 19 na kahit yung mga mayroong isang maharlikang tao nang bumalik siya galing sa pagtanggap ng kaharian, binilang niya yung mga mina ng kanyang mga alipin, yung isang alipin, yung isang mina tumubo ng 10, yung isang alipin, yung isang mina tumubo ng 5. Those who earned some more miners through their business, they received the praise, "Well done, good servant." At yung mga alipin na yung isang mina, pinangalakal nila at tumubo ito ng marami, sinabi ng Panginoon nila na mabuti, isang tapat na alipin. But look at the verse 20, the last one, he just brought the one miner what he received at the first time. Pero yung isang alipin na huling dumating, dinala niya yung mina na kung ano yung mina na kanyang tinanggap. And he said, "Which I kept, put which I kept put away in a handkerchief." At sabi po sa verse 20, "Narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo." Master's commanded, "Do business until I come." It means if he had a business properly,
maybe he had earned more minas, like 5 minas, 10 minas. But this servant is very lazy and neglect. That's why he didn't do business at all. He just kept his mina in the handkerchief. Nagutos yung Panginoon nila na kailangan ipangalakal nila yung mina na kanilang tinanggap upang kapag siya ay bumalik, matanggap niya yung tubo. Marahil kung yung alipin na ito, ipinangalakal niya yung mina, tumubo siguro siya ng 10, 5. Ngunit dahil yung alipin na ito ay tamad, kaya itinago niya yung mina na kanyang tinanggap at pagkatapos dinala niya ito, itinago sa isang panyo. If some brother or sister who is like this, although God wanted to save more lost through his life, but he did not preach the gospel at all, and also he didn't have any good Christian life. Kaya ganun din kung tayo ay iniligtas, kahit na iniligtas tayo, ngunit kapag hindi natin ipinangaral yung ebanghelyo, when he stand before the Lord, nothing remains. Kapag siya po ay tumayo sa harap ng Panginoon, walang anuman yung matitira sa kanya. Yes, our Christian life can be compared to build a house. According to the 1 Corinthians chapter 3, someone built his house with the material like wood, hay, and grass. Kung titignan po natin sa ikalawang Korinto chapter 3, yung buhay Kristiyano po natin, maikukumpara po natin ito sa pagtatayo ng bahay. Kagaya po ng sinabi sa talata na iyon, na merong isang tao na nagtayo siya ng bahay gamit yung mga materyales na luwad, kahoy, at dayami. It will be burnt by the fire when the God test their works. Kapag kayong Diyos, sinubok po yung kanyang gawa, yung mga bagay po na ito, ito ay masasunog sa apoy. But those who built his house with gold, silver, and precious stone, it shall be remained. Ngunit kapag siya ay nagtayo ng bahay gamit yung mga mahalagang bato, ginto, at pilak, ito po ay mananatili. So, how we will stand before the Lord that we need to think about, because we are living in the end of age and Jesus Christ's second coming is very near. Kaya kailangan po pag-isipan po natin kung paano tayo makakatayo sa harap ng Panginoon dahil malapit na po yung kanyang pagdating. Who knows? Maybe next year will be the last year in our Christian life. Sino pong nakakaalam na sa susunod na taon, ito na yung katapusan ng ating buhay Kristiyano? That's why, before Jesus Christ's second coming, we should do our best to achieve the will of God through our Christian life. Kaya nga po, sa atin pong buhay Kristiyano, kailangan gawin po natin yung ating makakaya na gawin yung kalooban ng Diyos sa buhay Kristiyano natin. Our born-again Christian, we believe our Lord will come sooner or later. Before long, He will come again. Tayo pong mga born-again Christian, naniniwala po tayo na hindi magtatagal, siya ay malapit nang bumalik. Let's open the Bible. First, 2 Thessalonians chapter 1. Buksan po natin ang Biblia sa ikalawang Thessalonica chapter 1. From verse 7 to 9. Simula po verse 7 hanggang 9. 2 Thessalonians chapter 1 from verse 7 to 9. Babasahin ko po. At kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin at pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito ay tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harap ng Panginoon at mula sa kalawalatian ng kanyang kalakasan. Yeah, when Jesus Christ come again, verse 8, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. So those who are not really saved, that is really the terrible and the miserable the day. Kaya kapag muling dumating si Hesukristo, para doon sa mga taong hindi tunay na naligtas, yung araw po na iyon ay magiging terrible, nakakatakot para sa kanila. Because verse 9 says, "This shall be punished with the everlasting destruction
from the presence of the Lord and from the glory of His power. Dahil sila po ay tatanggap ng kapakasahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon mula sa kalawalhatian ng kanyang kalakasan. Yes, we believe our Lord Jesus Christ will come again. Opo, naniniwala po tayo na yung pangalawang pagdating ni Hesukristo ay malapit na. The prophecies of the Bible, it is already fulfilled. So, we know how much the Bible is correct and then true. Na nakita na po natin na yung mga propesiya ng Biblia, ito po ay totoo, at alam po natin na yung Biblia, ito ay totoo. And according to Matthew chapter 24, Jesus already said the signs in the end of age. At isa pa, sinabi na rin po ni Hesukristo doon sa Mateo chapter 24, yung mga tanda ng katapusan ng panahon. When you look at these signs, you should know the day is coming. It means that Jesus Christ's second coming is very near. Kapag nakita ninyo yung mga tanda na ito, alam ninyo na yung araw ay malapit na, ibig sabihin yung pagdating ni Hesukristo ay malapit na. Matthew chapter 24. Mateo chapter 24. Verse 44. Sa verse 44. Matthew chapter 24, verse 44. Mateo chapter 24 verse 44. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yes, therefore, you also be ready for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Yes, Jesus Christ will come again suddenly. When you do not expect. Opo, si Hesukristo, siya ay muling darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. That's why truly born again Christian, we need to discern this age and we should be awakened in order to discern the time. Kaya kailangan, para po malaman po natin yung oras, tayo ng mga born again Christian, dapat ay unawain po natin ang panahon at tayo ay manatiling handa. Yes. So, it is really true. We are living in the end of age. That's why we should be ready to meet our Lord Jesus Christ. Kaya tunay na totoo na nabubuhay na tayo sa katapusan ng huling panahon, kaya kailangan tayo ay maging handa sa pagtayo kasaharap ni Hesukristo. Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4. Verse 7. Sa verse 7. Unang Pedro chapter 4 verse 7. Unang Pedro chapter 4 verse 7. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Yeah, here also Apostle Peter said, "But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers." Yes, we should pray to the Lord more honestly in order to be prepared when Jesus Christ come again. Kaya para tayo ay makapaghanda sa muling pagdating ni Hesukristo, kailangan tayo ay manalangin ng mataimtim. Wise person, the will discern this age, and also he shall be prepared. Yung taong matalino, mauunawaan po niya yung panahon na ito at siya ay magiging handa. You know, in Korea now, the autumn season, gaya pa means the farmers, they should make it hurry their harvest before the winter comes. Gaya po ng inyong alam, doon po sa Korea, ito ay autumn season, kaya kailangan yung mga magsasaka ay bilisan nila yung pag-aani dahil malapit na yung tag-ginaw. Yeah, in the field, there are a lot of the crops which is waiting for the harvest. But if the farmer does not harvest in the right season, maybe the crops will be spoiled or destroyed. Doon po sa kabukiran, napakadami pong mga aanihin, kaya bago matapos yung panahon ng anihan, kailangan yung mga magsasaka bilisan nila yung pag-aani. Yeah, farmer, he shall be serious and then watchful. Before the winter coming, he will make it hurry to harvest all his crops. Kaya po yung magsasaka, siya ay maghahanda at siya ay magiging seryoso dahil kailangan ay maging mabilis yung kanyang pag-aani. We also should discern this age and also we should be ready. At dapat din nating maunawaan ng panahon at isa pa, dapat tayo ay maging handa. Ephesians chapter 5. Efeso chapter 5.
From verse 15 to 17, Ephesians chapter 5, from verse 15 to 17, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yeah. It's already the last week of November. It means, next week also, we will start the new month, December. Yeah, the last month of this year. Patapos na po yung taon at patapos na rin po yung Nobyembre. Ibig sabihin, isang linggo na lamang yung nalalabi at magde-Desyembre na. When we are in the end of the year, we need to think about how did we spend this year before God. Kapag ka natatapos yung taon, kailangan ipag-isipan po natin kung paano ba natin ginugol yung isang taon. Maybe if you didn't do your best in this year, there might be some regret in your Christian life. Marahil kung hindi ninyo ginawa yung lahat ng inyong makakaya, siguro meron kayong panghihinayang sa inyong buhay Kristiyano. And maybe you will make a new resolution for the new year. At pagkatapos kayo ay gagawa ng bagong resolution para sa bagong taon. Yeah. Especially, the end of the year, we also need to check how much did we bear the fruits through our Christian life. Lalo na po, bago matapos yung taon, kailangan siriin natin kung gaano ba tayo nagbunga sa ating buhay Kristiyano. According to John chapter 4, verse 25, lift up your eyes and look at the field, for they are already white for harvest. Kung titignan nga po natin doon sa Juan chapter 4, verse 25, tignan ninyo na yung mga aanihin, ito'y mapuputi na upang anihin. Yes, lift up your eyes and look at the field. It means, Jesus looked at so many low source in Israel. Kaya sabi po na itingin ninyo ang inyong mga mata at tignan ninyo na maraming kailangang anihin. What about here in the Philippines? How many people are really saved? Paano po dito sa bansang Pilipinas? Gaano kadaming mga tao yung ligtas? Although many people, they are believing in God and they are attending to the church, but they do not know what is the real truth. Although many people, they are believing in God and they are attending to the church, but only few people are really saved. Kahit po maraming mga tao, sila ay naniniwala sa Diyos at sila ay pumupunta sa simbahan, ngunit ilan ba yung totoong tunay na ligtas? Only few people, they are saved. Kakaunti lamang po yung mga taong tunay na ligtas. But Jesus said, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Pero sinabi po ni Jesus na katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yes, if they are not really born again, it means if they are not really saved, although they are attending to the church, they cannot go to the heaven. Kaya kahit na pumupunta sila sa simbahan at sila ay naniniwala sa Diyos, kung hindi naman sila tunay na ligtas, hindi sila makakapunta sa langit. That's why Jesus also said, Matthew chapter 7 verse 13, strive to enter through the narrow gate. Kaya nga po, sinabi rin po ni Jesus doon sa Mateo chapter 7 verse 13, na magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Yes. Truly born again Christian, we have passed through the narrow gate. Opo, tayo na mga tunay na born again Christian, tayo ay pumasok sa makipot na pintuan. We already realize what is the real truth and we have got the salvation. Naunawaan na natin kung ano yung katotohanan at tayo ay nakatanggap na ng kaligtasan. And truly born again Christian, we know among our family members who are not saved and among our neighbors and friends who are not saved. At sa atin ng mga tunay na born again Christian, kilala na natin kung sino yung mga kapamilya natin na hindi paligtas at sino yung mga hindi paligtas sa ating mga kaibigan. So what is our responsibility? Kaya ano ba yung ating responsibilidad? If you are family members, the who are not saved, they will go to the hell. Kapag kayong mga kapamilya natin, hindi pa sila ligtas, kung gayon, pupunta silang impyerno. That's why we have a responsibility to evangelize our lovely family members. Kaya nga po, meron tayong responsibilidad na iligtas yung ating mga ligaw na kaluluwa na kapamilya. Here in the Philippines, there are so many low souls.
Dito po sa bansang Pilipinas, maraming mga ligaw na kaluluwa. That's why our born again Christian, we have a big responsibility to spread the gospel all over the Philippines. Kaya nga po, tayo ng mga born again Christian, meron tayong malaking responsibilidad na ipangaral yung ebanghelyo sa buong Pilipinas. Yeah, truly born again Christian, they shall have a burden about this evangelism. Kaya po yung mga tunay na born again Christian, meron po silang ganitong burden o kabigatan na ipangaral yung ebanghelyong ito. Yeah, as you know well, from tomorrow, we will conduct a grand Bible seminar. Gaya po ng inyong alam, sa susunod na Lunes, tayo po ay magkakaroon ng grand Bible seminar. So we should do our best to invite our family members and friends and neighbors. Kaya kailangan gawin natin yung ating makakaya na ma-evangelize natin yung ating mga kapamilya, kapitbahay at kaibigan. Let's open our Bible, Matthew chapter 9. Buksan po natin ang Biblia sa Mateo chapter 9. Matthew chapter 9, verse 37-38. Mateo chapter 9, simula po sa verse 37 hanggang 38. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa, idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Yeah. All of our brothers and sisters, we should pray together to God to send us more sincere and faithful the brothers who can preach the gospel. Tayo ng mga tunay na born again Christian, kailangan tayo ay manalangin sa Panginoon ng sama-sama upang magpadala siya sa atin ng mga tapat na brothers na ipapangaral ng ebanghelyo. Yes, it is really true. The harvest truly plentiful, but the laborers are few. There are so many things what we have to harvest, but the laborers are very few. Opo, tunay na marami pong aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Napakadaming mga tao yung dapat na aanihin, ngunit kakaunti yung mga manggagawa. Maybe in the beginning of next year, we are going to send new evangelists to some mission branches. But it's very difficult to find sincere and faithful brothers. Marahil po sa susunod na taon, tayo ay magpapadala ng mga ibang mga bagong evangelists para po sa ibang mga churches, ngunit napakahirap po makahanap ng mga tapat na brothers. We have around the 60 mission branches, but mission branch means there is no pastor or evangelist. Only the brothers and sisters, they are gathering. They are watching the sermon through the online or through the DVD. Meron po tayong mission branches na nasa 60, ngunit yung mission branch, ibig sabihin po nito ay wala pa po silang pastor at sila ay nakikinig ng sermon sa pamamagitan lamang ng online at yung mga brothers at sisters lamang yung nagtipon-tipon. Yeah, they are waiting for their pastor or evangelist. Opo, sila ay naghihintay para magkaroon sila ng pastor o ebanghelista. But it is not enough. That's why we cannot send the pastor and evangelist. Ngunit hindi po sapat, kaya hindi po tayo makapagpadala ng mga bagong pastor at ebanghelista. So we should pray to the Lord, as the Bible says. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Kaya kailangan tayo po ay manalangin, kagaya po ng sabi dito, idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Yeah, of course, our brothers and sisters also, we should do our best to evangelize many lost souls. Siyempre po, tayo ng mga brothers and sisters, gawin natin yung ating makakaya para makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. A certain nobleman commanded the servant, right-hand servant, after he did distribute each miners to the 10 servant, do business till I come. Yung isang maharlikang tao, inutusan niya yung kanyang mga alipin na at binigyan sila ng mina. Sabi po niya na ipangalakal nila yung mina at pagkatapos kukunin niya yung resulta kapag siya'y bumalik. Although they received the same mina, right? Each servant received the one mina. Diba kahit na tumanggap sila ng pare-parehas na mina, bawat isang tao tumanggap ng isang mina. But the result were different. Ngunit ang resulta ay magkakaiba. Yeah. One servant, with one miner, he has on 10 miners. Yung isang alipin, gamit yung isang mina, tumubo ito ng 10 mina. And the other servant,
With the one mina, he has on the five minas. At yung isang lipin, gamit yung isang mina, tumubo ito ng limang mina. But the last one, he just brought the one mina what he received. Ngunit yung pinakahuli, binalik lamang niya yung mina na kanyang tinanggap. It is also same. We were saved by the same grace. But the reward and glory shall be different according to your works. Kaya ganun din naman po sa atin, tayo ay tumanggap ng iisang kaligtasan at biyaya, ngunit yung ating gantimpala at kalawalatian, magkakaiba po ito, depende sa ating ginawa. Okay, let's open our Bible, Galatians chapter 6. Tignan po natin sa Galatia chapter 6. Galatians chapter 6, verse 7 and 8. Galatia chapter 6, simula po verse 7 hanggang 8. Verse 7, verse 8, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman, mag-aani ng kasiraan, subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yes, for whatever a man sows, that he shall also reap. So, please think about what you are sowing now in your Christian life. Dapat pag-isipan po natin sa ating buhay Kristiyano kung ano ba yung ating inihasik, dahil sabi po dito na anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Verse 8 says, "For he who sows to his flesh will of also flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life." At sabi po sa verse 8, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman, mag-aani ng kasiraan, subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So we need to think about our Christian life, what we are sowing now. We are sowing for the flesh or we are sowing for the Spirit. Kaya sa buhay Kristiyano natin, kailangan ating siriin kung tayo ba ay naghahasik mula sa ating laman o naghahasik tayo mula sa ating Espiritu. Although we have received the same salvation by the same grace of God, but our Christian life is different according to our actual Christian life. Kaya kahit na tumanggap tayo ng isang kaligtasan sa pamamagitan ng isang biyaya ng Diyos, ngunit yung buhay Kristiyano natin magkakaiba, depende sa aktual na buhay Kristiyano natin. Yeah, some brothers and sisters, they are really faithful and sincere to serve the Lord, and they are doing their best to preach the gospel. Opo, yung ibang brothers and sisters, ginagawa nila yung kanilang makakaya para makapag-evangelize sila ng mga ligaw na kaluluwa. Yeah, so, because of the one sister, yeah, after he got the salvation, he wanted to bring the gospel to her hometown. That's why we conducted Bible seminar in the one place, and then after the Bible seminar, they are gathering every Sunday, and they will become the mission branch. Dahil naligtas yung isang sister, kaya dahil po sa sister na ito, sa kanyang pagnanais, gusto niyang dalhin yung ebanghelyo na ito patungo sa kanilang probinsya, sa kanilang bahay, kaya nag-conduct po tayo ng Bible seminar doon. At nung matapos yung Bible seminar, yung mga brothers and sisters patuloy silang nagsasama-sama at dito nagsimula yung mission branch. The last time, I had a chance to visit the northern part of the Luzon, Cagayan, and also Isabela. It is the very long distance. I traveled around 1,500 kilometers by car. Noong nakaraan po, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapunta sa bandang Luzon, na doon po sa parteng Cagayan at doon sa Isabela. Napakalayo po ng distansya na ito dahil bumiyahe ako gamit ang sasakyan ng 1,500 kilometers. Yeah, it was very tired, and then it is a really long distance. Kaya talagang ito ay napakalayo at talagang nakakapagod. But there was the reason why we visited the churches and the mission branches there. Ngunit meron pong dahilan kung bakit binisita namin yung mga churches at mga mission branches doon. Yeah, we wanted to know the brothers and sisters,
how they are having a Christian life after they get salvation. Gusto po naming malaman kung paano nagkakaroon ng buhay Kristiyano yung mga brothers and sisters doon pagkatapos nilang maligtas. Some churches, there is no pastor, but they are gathering very diligently and also they are having a Christian life, good Christian life. Yung ibang mga brothers and sisters doon, kahit na wala silang pastor, sila ay masigasig na nagtitipon-tipon at maayos yung kanilang buhay Kristiyano. And the newly started the mission branch this year, it was started by just one the young adult group sister in the Quezon City. At sa taon po na ito, nagkaroon po tayo ng panibagong mission branch at sa pamamagitan lamang po ng isang sister na young adult mula sa Quezon City Church, nagkaroon po ng mission branch doon. And the brothers and sisters, they are doing their best to preach the gospel. That's why the numbers are increasing. At yung mga brothers and sisters, ginagawa nila yung kanilang makakaya para ipangaral yung ebanghelyo, kaya yung bilang nila patuloy na nadadagdagan. Yeah, although it is mission branch, they are gathering around more than 40 members. Kaya kahit na mission branch pa lamang po yun at nagtitipon-tipon lamang sila sa kanilang sarili, ngunit sila ay nagtitipon-tipon na may 40 na katao. And maybe from tomorrow, there will be also another Bible seminar nearby their place around 2 hours distance. At malapit po sa kanilang lugar na may layong 2 oras ng biyahe, magkakaroon po sila, ulit sila ng Bible seminar doon. Yes. Some brothers and sisters, after they get salvation, they are doing their best to spread the gospel. Opo, yung mga brothers and sisters, pagkatapos nilang maligtas, ginagawa nila yung kanilang makakaya para maipangaral yung ebanghelyo. They devote themselves and they sacrifice themselves for the preaching the gospel. Itinalaga nila yung kanilang sarili at isinakripisyo nila yung kanilang buhay para maipangaral ang ebanghelyo. Maybe, in the case, they can bear a lot of the fruits through their Christian life. At kung magkagayon, marahil sila ay magbubunga ng marami sa kanilang buhay Kristiyano. Yeah, like a 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Kagaya ng 30, 60, 100. What about you? In your Christian life, how many fruits are you bearing through your Christian life? Paano ka naman? Paano ka nagkakaroon ng bunga? Gaano kadaming bunga ang meron ka sa iyong buhay Kristiyano? After you get salvation, how many people you really evangelized? Pagkatapos mong maligtas, ilang mga tao yung talagang tunay na naligtas sa pamamagitan mo? If there is no one after you get salvation, maybe I think there is a problem. Kaya kung walang sino man, marahil ay iniisip ko na mayroong problema. So, this week, from tomorrow, we will conduct a grand Bible seminar. This is a good opportunity to evangelize your friends and neighbors and family members. Kaya simula bukas, ito po ay pagkakataon para makapag-evangelize ng iyong kapamilya, kapitbahay at kaibigan. We should remember, although we get the same salvation by the grace of God, but the reward and glory shall be different according to your works. Tandaan natin na kahit tumanggap tayo ng iisang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ngunit depende sa ginawa natin, magkakaiba yung ating gantimpala at kaluwalhatian. This is the reason why we should have a good Christian life and also why we should do our best to bear more fruits through our Christian life. Ito yung dahilan kung bakit kailangan magkaroon tayo ng maayos na buhay Kristiyano at tayo ay magkaroon ng maraming bunga sa ating buhay Kristiyano. Let's open the Bible. Revelation chapter 22. Buksan po natin ang Biblia sa Apokalipsis chapter 22. Verse 12. Sa verse 12. Revelation chapter 22, verse 12. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yeah. And behold, I'm coming quickly and my reward is with me to give to everyone according to his works. Yes, we should remember. According to his works, the reward and glory, it shall be different according to your works. Kaya tandaan po natin, depende sa ayon sa kanyang ginawa, tandaan natin na tayo ay magkakaroon ng gantimpala at kaluwalhatian depende sa kung ano ang ginawa natin. We should remember this glory and reward will be also eternal and forever. It is not temporary reward.
Dapat tandaan din natin na yung kaluwalhatian at gantimpala na ito, ito ay walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala. Hindi po ito panandalian lamang. For example, in the Olympic Games, if some athlete received the gold medal, this is the glory. But this is just temporary glory in this world. Kaya halimbawa, meron pong isang Olympic athlete na siya ay tumanggap ng isang gintong medalya at talagang ito ay karangalan, kaluwalhatian, pero yung kaluwalhatian na ito ay panandalian lamang sa mundong ito. For example, in your high school or in the college, if you become the honor students, like a cum laude, so it is also just temporary honor and glory in this world. Halimbawa, sa iyong eskwelahan, ikaw ay nagkaroon ng honor, o kaya naman ikaw ay naging cum laude, marahil ito ay kaluwalhatian, ngunit ito ay panandali ang kaluwalhatian lamang. But please remember, what our Lord will give us, this glory will be the eternal and forever. Ngunit pakiusap, tandaan na yung kaluwalhatian at gantimpala na ibibigay ng Panginoon, ito ay magpakailanman at walang hanggan. That's why our brothers and sisters, we should do our best to receive this eternal glory and reward. Kaya yung ating mga brothers and sisters, kailangan na gawin yung lahat ng makakaya para tumanggap ng kaluwalhatian at walang hanggang gantimpala na ito. If you really believe how much God is faithful and sincere and how much God really keeps His word, you will do your best to receive this reward and glory. Kung talagang kayo ay naniniwala na yung Panginoon, siya ay tapat at siya ay mayroong isang salita na ginagawa yung lahat ng kanyang mga pangako, kung gayon, gagawin natin yung ating makakaya para magkamit ng kaluwalhatian at gantimpalang ito. Look at the Bible. Why the many the prophets and the servant of God and the brothers and sisters in the early church, they did their best to preach the gospel and to serve the Lord. Tignan niyo ang Biblia. Bakit marami sa mga lingkod ng Diyos, mga propeta at mga brothers and sisters ng sinaunang iglesia, ginawa nila yung kanilang makakaya para sila ay magkaroon ng kaluwalhatian at gantimpala. They labored a lot for the preaching the gospel. Sila ay nagpagal ng husto para maipangaral ang ebanghelyo. Because they knew there will be the eternal reward and eternal glory. Dahil alam nila na mayroong walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala. Let's open the Bible, Romans chapter 16. Tingnan po natin sa Roma chapter 16. Verse 3 and 4. Simula po sa verse 3 hanggang 4. Okay, babasahin ko po. Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na kakailanganin niya sa inyo. Romans chapter 16, verse 3 and 4. Simula po verse 3 hanggang 4. Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang leeg para sa aking buhay. At sa kanila hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga Hentil. Yes. Priscilla and Aquila, who risked their own neck for my life. It means for the gospel, right? And what about the verse 6? Greet Mary, who labored much for us. Sabi po, si Priscilla at Aquila na ipinain ang kanilang leeg para sa aking buhay, ibig sabihin, para maipangaral ang ebanghelyo. At sabi din po sa verse 6, batiin ninyo si Maria na lubhang maraming nagawa para sa inyo. Verse 12. Sa verse 12, babasahin ko po. Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa na manggagawa ng Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. Yeah, here, Trifena and Trifosa, who labored much in the Lord. Why they labored so much? Kaya sabi po, si Trifena at si Trifosa, bakit sila nagpagal ng husto? Because they knew there will be the eternal glory and reward. Dahil alam nila na mayroong walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala. Especially we know how much Apostle Paul, he received a lot of the persecution and the trials and hardships while he was preaching the gospel. Alam po natin kung bakit napakadami ng pagdurusa at mga kahirapan at pagsubok ni Apostol Pablo. Because Apostle Paul,
he believed there will be the eternal reward and glory. Dahil si Apostol Pablo, naniniwala siya na mayroong walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala. Look at 2 Corinthians chapter 6. Tignan po natin sa ikalawang Corinto chapter 6. Verse 4 and 5. Simula po sa verse 4 hanggang 5. Babasahin ko po. Kundi bilang mga lingkod ng Diyos, ipinagkakapuri namin ang aming sarili sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, mga kapigatian, mga kahirapan, mga paghihinagpis, mga pagkabugbog, mga pagkabilanggo, mga kaguluhan, mga paggawa, mga pagpupuyat, mga pagkagutom. Yes. So Apostle Paul, he received a lot of the difficulties and the trials and hardships while he is preaching the gospel. Si Apostol Pablo, tumanggap po siya ng maraming kahirapan, pagsubok at mga pagdurusa. But if you look at 2 Timothy chapter 4, he testified, I have fought the good fight, I have finished the race, and I kept the faith, and finally there is the laid up for me the crown of righteousness. Apostle Paul believed there will be the crown of the righteousness for him. At kung titignan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 4, si Apostol Pablo, nagbigay po siya ng patotoo. Sabi po niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapatatukom sa araw na iyon. Yeah, think about the reward and glory of the Apostle Paul and the reward and glory of some brother or sister. It cannot be same, right? Because the Apostle Paul, he really suffered and then he experienced a lot of the persecution and trials and difficulties in order to preach the gospel. Kaya ipagkumpara po natin yung kaluwalhatian at gantimpala ni Apostol Pablo at yung gantimpala naman ng ibang mga brothers and sisters, hindi po ito magkaparehas. Kasi yung kaluwalhatian at gantimpala, magkaiba ito, depende sa ginawa natin. That's why Apostle Paul also said, the glory of the sun and glory of the moon and glory of the stars are different. Kaya nga po, maging si Apostol Pablo, sinabi po niya na yung kaluwalhatian ng araw, kaluwalhatian ng buwan, kaluwalhatian ng bituin ay magkakaiba. If we know how much our glory and reward we shall receive when we stand before the Lord is really great, we shall really desire this eternal glory and reward. Kung talagang naniniwala tayo na napakadakila at malaki ng gantimpala at kaluwalhatian na pwede nating tanggapin mula sa Panginoon, kung gayon, tunay na ito ay nanaisin natin. Why we should have a good Christian life? Bakit ba kailangan magkaroon tayo ng maayos na buhay Kristiyano? Why we should do our best to evangelize main low source? Bakit kailangan gawin natin yung ating makakaya para makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa? It is not for others. It is for myself. Hindi po ito para sa iba, kundi para ito sa aking sarili. Because the Lord promised, you shall receive the reward according to your works. Dahil ang Panginoon ay nangako na ikaw ay tatanggap ng kaluwalhatian at gantimpala depende sa iyong ginawa. If you really believe the promise of God, how much God is faithful and sincere, you shall really desire this eternal glory and reward. Kung ikaw ay talagang naniniwala na ang Panginoon, siya ay tapat at siya ay sincere, kung gayon, gagawin mo na naisin yung kaluwalhatian at gantimpalang ito. Especially when we evangelize many low souls, there will be the great reward. Lalo na po kapag tayo'y nakapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa, magkakaroon tayo ng kaluwalhatian at gantimpala. Okay, let's think about who can receive the glory and reward. Pag-isipan natin, sino yung tatanggap ng kaluwalhatian at gantimpala? Yeah, number one, there will be reward when you keep the word of God. Pinakauna, mayroong gantimpala kapag iningatan mo ang salita ng Diyos. Whenever we listen to the sermon, we should do our best to obey to the Word of God and to keep the Word of God through our Christian life. Kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kailangan gawin natin yung ating makakaya na sundin ang salita ng Diyos at ingatan ito, sundin sa ating buhay Kristiyano. Let's open the Bible, Psalms 106. Tignan po natin sa awit
Number 106. Psalms 106, verse 3. Awit, number 106, verse 3. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Kami at ang aming mga magulang ay nagkasala. 106 verse 3. Sa verse 3, basahin po natin, 3 to 1. Mapalad silang sumusunod sa katarungan na sa lahat ng panahon ay gumagawa ng katwiran. Bless the those who keep justice and he who does the righteousness at all times. Yes, blessed those who keep the justice. So if you really keep the word of God, you are really blessed. Kaya kapag iningatan natin yung salita ng Diyos, tunay na tayo ay mapalad. And also, when you obey to the word of God, yeah, you shall receive the reward. At isa pa, kapag sumunod ka sa salita ng Diyos, ikaw din ay magkakaroon ng gantimpala. Yeah, we know when the Israelite, when they obey to the God's word, yeah, they were prosperous. Alam po natin na yung mga Israelita, kapag sila ay sumunod sa salita ng Diyos, sila ay magiging masagana. And also, when you treat brothers and sisters well, there will be also reward from the Lord. At isa pa, kapag tinrato mo ng maayos ang mga brothers and sisters, ikaw din ay magkakaroon ng gantimpala mula sa Panginoon. Okay, let's open the Bible, Matthew chapter 10. Tingnan po natin sa Mateo chapter 10. Matthew chapter 10, verse 42. Sa verse 42, verse 41 and 42. Simula po verse 41 hanggang 42. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid, at sino mang magbigay ng kahit isang pasong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Yeah. Verse 41. He who receives a prophet in the name of the prophet shall receive a prophet's reward. Yes, it is really true. So, why we respect the pastors and evangelists? Because they are delivering the message of God. Kaya bakit ba natin nirerespeto yung mga ebanghelista at yung mga pastor? Dahil sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yeah. And also verse 42, and whoever gives one of these little ones one only a cup of cold water in the name of the Lord, in the name of a disciple, assuredly I say to you, he shall by no means lose his reward. Yes, there is a promise of God. If you treat the one brother or one sister just a cup of water, cold water, there will be also great reward. Opo, meron pong pangako yung Diyos na kapag tinrato natin ng maayos ang ibang brothers and sisters, magbigay ka lamang ng isang malamig na basong tubig, hindi ka na mawawala ng gantimpala. And also, when you sacrifice yourself for the Lord, there will be reward. At isa pa, kapag nagsakripisyo ka ng iyong sarili para sa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng gantimpala. In the church also, there are some the leaders, especially the servant of God, they are doing their best to take care of the brothers and sisters and also to serve the Lord. Sa church po, meron po mga church leaders at mga lingkod ng Diyos na sila ay patuloy na naglilingkod sa church at maging sa Panginoon. But we should believe, their labors, their efforts shall not be in vain at all. Ngunit dapat maniwala tayo na yung kanilang pagsisikap at yung kanilang ginagawa, hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Okay, let's open the Bible. Unang Korinto, chapter 15. Tignan po natin sa Unang Korinto, chapter 15. Unang Korinto, chapter 15, verse 58. Unang Korinto, chapter 15, sa verse 58. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1.
Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yes, therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Yes, Apostle Paul encouraged the brothers and sisters in the Corinthian church who are labored a lot. Your labors will not be in vain. And then there will be the reward when you really are doing your best to serve the Lord. Kaya pinalakas ni Apostle Pablo yung loob ng mga brothers and sisters doon sa iglesia sa Corinto na yung kanilang mga pagpapagal at yung kanilang mga pagsisikap ay hindi mawawalan ng kabuluhan dahil magkakaroon sila ng wala hanggang gantimpala at kalawalhatian. For example, yeah, some brothers and sisters, although there is no one, they are cleaning the church by themselves. Some brother, they are cleaning inside the sea. Their labor also shall not be in vain. Halimbawa din po, mayroong mga brothers and sisters na kahit na walang nakakakita, sila ay naglilinis sa church, sila ay naglilinis ng CR, at sila rin naman po ay hindi mawawala ng gantimpala. We should love our church, right? This is our church. Dapat mahalin po natin yung ating church, di ba? Ito po yung church natin. Yeah, we are using this church building. So, we have a responsibility to protect this church building and also to take care of this church building. Ginagamit po natin yung church building na ito, kaya nasa atin po yung responsibilidad na dapat ingatan at panatilihin natin ang church building na ito. Sometimes after the sermon, for example, after the Wednesday sermon, or after Sunday sermon, or after the fellowship, the stairs or some place is very dirty. CL is very dirty. But if there is no one who clean the church, whose responsibility is this? Kaya halimbawa kapag meron po tayong sermon, Wednesday sermon o Sunday sermon, at kapag yung hagdan ito ay madumi, makalat, at yung mga CR ito ay madumi, kung gayon, kaninong responsibilidad po ang mga bagay na ito? We should remember all the brothers and sisters, we are the owners of the church. This is our responsibility. Kailangan tandaan po natin na yung lahat ng mga brothers and sisters, tayo po yung nagmamay-ari nito. Nasa atin yung responsibilidad. Visitors or guests, they will only visit from time to time and then they don't have any responsibility on the house. Yung mga bumibisita o kaya yung mga guests, sila ay paminsan-minsan na dumadalaw at wala sa kanila yung responsibilidad para maglinis. But if the house is my house, I will take care of the house. I will keep the clean. I will clean the house because this is my house. Ngunit kapag ako yung may-ari ng bahay, kung gayon, nasa akin yung responsibilidad na linisin at ingatan, pangalagaan yung bahay na iyon. Church is also same, right? So, brothers and sisters, don't be the guest or don't be the visitors. Kaya sa ating mga brothers and sisters, ganun din naman. Huwag po tayong maging mga bisita o kaya mga visitors lamang. Truly born again, the brothers and sisters, we are the host and the owners of this the church. Tayo po ng mga brothers and sisters, tayo po yung nangunguna o tayo yung mga host, tayo yung nagmamay-ari ng church na ito. Yeah. So, if you are really doing your best to take care of brothers and sisters and also to take care of this church building, your labors also shall not be in vain. Kaya kapag kayo ay nagpagal para ingatan ng mga brothers and sisters at maging ang church, kung gayon, hindi po mawawala ng kabuluhan ng inyong pagpapagal. And also, our Lord promised, when you receive the persecution in the name of the Lord, there will be great reward. At isa pa, ang Panginoon ay nangako na kapag kayo ay tumanggap ng pag-uusig dahil sa pangalan ng Panginoon, hindi kayo mawawalan ng gantimpala. After you get salvation, maybe you may receive some persecution from your family members. Kapag ikaw ay naligtas, marahil tatanggap ka ng mga pag-uusig mula sa iyong kapamilya. For example, high school students, they are saved, but parents not saved yet. Kaya halimbawa, yung mga high school students, sila ay naligtas, pero yung pamilya nila, magulang ay hindi pa. Yeah, after they get salvation, they wanted to attend the church, and they wanted to attend the fellowship, but the parents will persecute you. Do not attend the church or do not attend the fellowship.
Pagkatapos nilang maligtas, gusto nilang dumalo ng church, pero yung problema, yung kanilang mga magulang, pinahinahadlangan sila na sinasabi, dapat ay huwag silang dumalo ng church. Especially when you are trying to evangelize your family members also will persecute you. Lalo na kapag gusto mong ma-evangelize ang iyong kapamilya, yung iyong mga kapamilya, sila ang uusig sa iyo. We should know, this is the spiritual fighting, right? When you are trying to evangelize other unbelievers. Dapat malaman natin kapag sinusubukan nating mag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa, ito po ay espiritual na digmaan. Satan will disturb the unbelievers not to listen to the God's word. Si Satanas, pipigilan niya yung mga hindi mananampalataya na huwag makinig ng salita ng Diyos. That's why, after you get salvation, naturally there will be some conflict or the fighting or between the family members. Kaya naman po, natural na kapag ikaw ay naligtas, ikaw ay magkakaroon ng pakikipaglaban mula doon sa mga hindi paligtas. But we should remember, as much as you receive the persecution because of your faith, there will be the great reward. Pero tandaan po natin na hanggat ikaw ay nakakatanggap ng pag-uusig dahil sa iyong pananampalataya, hindi ka mawawalan ng gantimpala. Matthew chapter 5. Mateo chapter 5. Matthew chapter 5, verse 12. Verse 11 and 12. Mateo chapter 5. Simula po sa verse 11 hanggang 12. Verse 11-12, basahin po natin sabay-sabay. 3-1, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan, napawang kasinungalingan dahil sa akin, magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Yeah, blessed are who when they revile and then persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for the great is your reward in heaven. Yeah. When you receive the persecution in the name of the Lord, for God's sake, there will be the great reward. Kapag kayo'y tumanggap ng pag-uusig dahil sa pangalan ng Panginoon, o kaya nang dahil sa Diyos, kung gayon, kayo ay hindi mawawalan ng gantimpala. Yeah. So, although you receive the persecution from your family members or parents, do not be discouraged. Do not be frustrated. Because as much as you receive the persecution in the name of the Lord, there will be more reward than glory. Kaya kung kayo man ay nakakatanggap ng pag-uusig mula sa inyong kapamilya, sa inyong mga magulang, huwag kayong panghinaan ng loob at huwag kayong manghina, dahil hanggat kayo ay nakakatanggap ng pag-uusig, kayo ay magkakaroon ng higit pang gantimpala at kalawalhatian. And also, when you can receive more reward than glory. At isa pa, kailan ka higit na magkakaroon ng mas maraming gantimpala at kalawalhatian? When you evangelize many lost souls, there will be the great reward and glory. Kapag ikaw ay nag-evangelize ng maraming ligaw na kaluluwa, mas magkakaroon ka ng gantimpala at kalawalhatian. Okay, let's open the Bible, Daniel chapter 12. Tignan po natin sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 2 and 3. Daniel chapter 12, simula po verse 2 hanggang 3. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba ay tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba ay tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak, ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanpaman. Yeah, here. And those who turn many to righteousness, like stars
like stars forever and ever. So when you evangelize many lost souls and then lead to the righteousness, and then if they really save, there will be the eternal glory and reward. Sabi po, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin ng magpakilan pa man. Kaya kapag nag-evangelize tayo ng mga ligaw na kaluluwa, at kapag napabalik natin yung mga tao sa katwiran, magkakaroon tayo ng gantimpala at kalawalhatian. So, if you really desire the eternal glory and reward, you will do your best to receive this eternal glory and reward. Kaya kung talagang kayo ay naniniwala sa gantimpala at kalawalhatian na ito na dakila, kung gayon talagang tunay na nanaisin natin ang gantimpala at kalawalhatian. We must believe how much our Lord is sincere and faithful. Kailangan tayo ay maniwala kung gaano katapat at kasinsero ang ating Diyos. God's promise is really true. So, when you stand, you shall receive the eternal reward and glory. If you really do these things through your Christian life. Ang Diyos, siya po ay tumutupad sa kanyang pangako, at kapag tunay na naniwala tayo dito, nanaisin natin yung gantimpala at kalawalhatian sa ating buhay Kristiyano. Yeah, especially from tomorrow, we will conduct a Grand Bible Seminar. Lalo na po, next week, magkakaroon po tayo ng Grand Bible Seminar. Yeah, as I said, this is the last Grand Bible Seminar in this year. Gaya po ng aking sinabi, ito na po yung pinakahuling Grand Bible Seminar para po sa taon na ito. So this is the chance to bear a lot of the good fruits. Kaya ito po yung pagkakataon upang tayo ay mas magkaroon ng higit na bunga. If you bear the fruits, like a 30-fold, 60-fold, 100-fold, there will be the more glory and reward when you stand before the Lord. Kaya kapag nagkaroon ka ng bunga na 30, 60, 100, kung gayon, mas higit kang magkakaroon ng gantimpala at kalawalhatian sa harap ng Panginoon. Okay, let's open the Bible, Proverbs chapter 24. Tignan po natin sa Kawikaan chapter 24. Verse 11 and verse 12. Simula po verse 11 hanggang 12. Proverbs chapter 24, Kawikan chapter 24, verse 11, verse 12. Kawikan chapter 24, verse 11 hanggang 12. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung ngayong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagpabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Yes, this is the very strong and strong order and commandment from the Lord. Deliver those who are drawn down, drawn toward death, and hold back the stumbling to the slaughter. Kaya isa po itong matinding utos o malaking utos mula sa ating Panginoon na kailangan iligtas natin silang dinadala sa katayan. You know, your family members, if they are not saved, they will go to the eternal hell. Alam niyo po na kapag yung inyong mga kapamilya hindi sila naligtas, pupunta silang impyerno. Although you know their destiny, but if you don't make an effort to save them, you shall receive the judgment. Kahit na alam mo yung kanilang tadhana at kung wala kang ginagawang anuman, kung gayon, tatanggap ka ng katulan. Yeah. Here, and will he not render to each man according to his deed? Yeah. It means you shall receive the judgment. Sabi po, at ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Ibig sabihin, ikaw ay tatanggap ng paghuhukom. But if you really do your best to evangelize your family members, and then if they are really saved, there will be the reward and glory. Ngunit kung sa kabilang banda, ginagawa mo yung lahat ng iyong makakaya para ikaw ay makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa, kung gayon, tatanggap ka ng kalawalhatian at gantimpala. Okay, so today, through the Luke chapter 19, yeah, we learned about especially the desire, eternal glory, and reward as a good servant. Kaya ngayon po mula sa Lucas chapter 19, pinag-isipan po natin kung paano tayo makakatanggap ng walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala sa buhay Kristiyano natin. Yeah, each servant received each minor. But some servant has earned 10 minors, 5 minors, but the last one, only he brought
one mina, what he received. Bawat alipin, tumanggap sila ng tag-iisang mina. Yung isang mina ng alipin, ito ay naging 10 mina. At yung isa naman na tumanggap ng isang mina, tumubo ito ng 5. Ngunit yung pinakahuling alipin, ibinalik niya kung ano yung kanyang tinanggap. One servant who has on the 10 minas, the master gave the authority to over 10 cities. Yung Panginoon na, o yung alipin na tumanggap ng tumubo ng 10 mina, siya ay pinamahala sa 10 lungsod. Yeah, think about if you evangelize one low source, God will give you the one city. Kaya halimbawa, kapag ka nakapag-evangelize ka ng isang ligaw na kaluluwa, bibigyan ka ng Diyos ng isang lungsod. Yeah, this is eternal glory and reward. Kaya ito ay walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala. Yeah, so our brothers and sisters, yeah, we must desire eternal glory and reward. Kaya tayo na mga brothers and sisters, kailangan na isin natin na magkaroon ng walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala. Yeah, especially tomorrow, all the brothers and sisters, we must attend this Bible seminar, and also we should do our best to invite our family members and friends. Each brother and sister, yeah, please invite one, and then maybe many low souls will listen to the word of God. Kaya sa atin ng mga brothers and sisters, kailangan tayo ay dumalo sa paparating na Grand Bible Seminar at imbitahan natin yung ating mga kapamilya, kapitbahay at kaibigan, kahit na isang ligaw na kaluluwa lamang para sa bawat isa sa atin. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan. Today we learned about through the Luke chapter 19 about the eternal reward and glory. Kaya ngayon po napag-aralan po namin na kung sino yung mga tatanggap ng kaluwalhatiang walang hanggan at gantimpala. We believe how much our Lord is faithful and sincere. Kaya kami po ay naniniwala na yung Panginoon, siya ay tapat, siya ay sincero na tumutupad ng kanyang pangako. When our Lord Jesus Christ come again, there will be the reward and glory according to our works. Kaya kapag muling dumating ang Panginoong Hesukristo, gagantihan niya kami sa lahat ng aming ginawa. So let us desire this eternal glory and reward as a good servant. Kaya bilang mga mabubuting mga lingkod, kailangan inaisin namin na magkaroon kami ng kaluwalhatian at gantimpalang ito. As a one servant has on the 10 minas, the master said, "Well done, good servant, and you will over the authority 10 cities." Kaya kung paano yung isang alipin ay tumanggap ng 10 minad mula sa isa at pinamahala siya sa 10 lungsod. Like this, when we have a really good Christian life and faithful the Christian life and then save the many low souls, they will be the reward and glory from the Lord. Kaya naman kapag kami ay nakapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa, kami ay magkakaroon ng walang hanggang gantimpala at kaluwalhatian sa Panginoon. Especially we are praying for our Grand Bible Seminar from tomorrow. Lalo na po, dalangin po namin, ang papalapit po namin na Grand Bible Seminar na magsisimula sa Lunes. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Gawin namin yung lahat ng aming makakaya para makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. So that they will have a chance to listen to the God's Word and they will realize what is the real salvation. Nang sa gayon ay maunawaan po nila ang salita ng Diyos at sila ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. And also, the rest of the fellowship of today, please be with us and guide us. Kaya sa natitira pong fellowship sa araw na ito, pakiusap, samahan mo po kami at gabayan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.